the status of the 1,000 balance that he promised us as senior citizen and a retiree. Now that after the pandemic time, 3 years, we are moving on. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Being a senior citizen and a retiree from the SSS, I am now concerned. I would like to have that from your mouth, whoever will answer this. But I know we follow this up from the Googles and other social medias that the promise of 1,000 across the board given by the former President Rodrigo Roa Duterte. Is it now? I would like to have this, a word from you. The status of the 1,000 balance that he promised us as senior citizen and a retiree. Now that after the pandemic time, 3 years, we are moving on towards another elections time. Tapos na yung elections and we have now the new president. And we can see that the SSS now is having a good collections. And I do believe that because we are no longer in pandemic. And more enterprise investments are coming, not only in the local but international investors are now in the Philippines. Now the SSS, can you give us an update on this 1,000? Because it was depending on the collections, I understand, sir. That is my first questions. I would like to hear from anybody, sir. Senior EVP Kapulong. Magandang umaga po. Ako po si Rizaldi Kapulong. Under ko po yung Actuarial and Risk Management Group. And just to refresh your memory po, in the 1,000 peso across the board pension increase that was granted in 2017, yan po ay nagkaroon ng malaking impact sa SSS. For the first time ata, naging mas malaki po yung binayad na benepisyo kaysa nakolekta ng SSS sa isang taon. At ang fund life po ng SSS nung time bago ibigay yon ay 2042. Nung binigay po yung 1,000 pension increase, nabawasan po ng 10 taon yung fund life ng SSS. From 2042, naging 2032 na lang po. Dahil ang halaga po noon, kada buwan, kung tama yung aking pagkakaalala, nung time na yon mga 3 million po ang pensioners ng SSS. So, kada isang buwan po, dagdag na 3 billion. Sa isang taon po, 36 billion. At kung tama rin po ang tanda ko, dahil po doon, nadagdagan po yung unfunded liabilities ng SSS by 1.5 trillion pesos. Ngayon po, dahil na napaikli po yung fund life ng SSS ng 10 taon dahil dun po sa 1,000 from 2042 naging 2032 nga po at tumaas po ang unfunded liability ng SSS, nag-propose po ang SSS ng increases in the contribution rate because in our computation po in the actuarial department, for every 1,000 increase in pension that will be granted across the board to all existing and future pensioners, we must increase the contribution rate by 3%. Okay. Yung logic naman po noon, syempre po, pag nagdagdag kayo ng benefit, dapat meron pong paggagalingan. Saan po natin kukunin? So, dahil tapos na pong mag-contribute yung mga pensioner, kukunin po ngayon yun doon sa mga active employees. At during that time, ang kailangan pong increase ng contribution rate para tapatan yung pong dagdag na 1,000 ay 3%. Kaya po, noong
2019, pinasa po ang Republic Act 11199 at doon po naglagay ng increases in the contribution rate. Hindi lamang para sagutin po yung 1,000 pension increase, para na rin po sagutin yung dagdag ng maternity benefit. Kung maalala niyo po, nagkaroon po ng extended maternity benefit program. And at the same time, nag-introduce po ng bagong benefit, yung unemployment. So yung 1,000 increase po na ginamit noong 2017 plus yung dagdag na maternity saka yung unemployment benefit, ang tinapat po namin doon sa batas, 4% increase in the contribution rate. Kaya po yung contribution rate ng SSS tumaas from 11%, naging 12% po siya in 2019. In 2021, from 12%, naging 13% po siya. This year po, from 13%, naging 14% siya in 2023. Matatapos po yung pag-increase ng 4% in 2025 by 1% from 14% to 15%. So yun lamang po ang nasa nagawa namin para matugunan yung naging impact noong first 1,000. So needless to say po, kung kailangan natin magbigay ng another 1,000, mangyayari po ulit yung nangyari dati. Madadagdagan po yung unfunded liability natin. Siguro po nasa 3.5 trillion na yon by this time. Iikli rin po ulit yung ating fund life. Sorry po, na-late po ako dahil may mga tawag ako. Ang tanong yata tungkol doon sa 1,000, alam niyo po, sabi ustedes, tentende todo chabaka, no? Ha? Pronto lang el explanation. Bien difícil. Sabi to si Saldi po, magna cum laude na UP, bien bright kayo. Siguro with all the data y hablale ko ustedes, buoyong ya. True? So much information, you don't understand it. Doesn't register. Let me explain to you in simpler terms. Get it to Chabacano or? Chabacano. Sabi ustedes, el de mio trabajo, un presidente, I have to assure the integrity of the SSS, the fund, el sende ustedes kanamon, siguro mga 800, 1 trillion pesos. Ese po, naiskonde kami simponamente para hindi kami itiyanak todo-todo kosa-kosa investment na baka hindi ba man earn para pwede kami pagka de ustedes pension. Claro? Tetende ustedes ka. So saving de ustedes kami ta agara. Okay? Sabi ustedes, chede kami 3.2 million, 3 million 200 mil pensioners. Claro ko ustedes? Claro? Sabi to, hindi ako ripot ha. Pero uyo ustedes, si daleo 1,000 pesos increase. El gastos de mio is 3.2 billion na un mes. So 3.2 million times 1,000 is 3.2 billion. Claro? 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 Na un mes. Na un mes. Na un año, 3.2 times 12 is roughly 38 billion or roughly 40 billion pesos. Claro con ustedes? 40 billones el tapaga kami. Pero para con ustedes, un mil lang. Claro ya con ustedes? Claro? Claro? Sabe ustedes, necesita pensa que yo en buena mente. Kay, baka pwede ka bekaldale. 3 anyo, 5 anyo lang. Sa 5 anyo, 200 bilyones el gasta el SSS. In 1 year, we pay 40 billion, correct? In 5 years, we pay 200 billion pesos. Compoblanos, hindi man kami kail saka. Siyempre, saka kami akal na na-esconde kami sen para justedes pension. Tama?
Por eso yo, as president, amo yung kelta pensa. Kaya pag-aaralan ko talaga ng malalim yan. Siguro si ustedes, tasinta as presidente, it doesn't work that way. We have to do the math. I hope you understand. Klaro ya ko to ustedes. Mas klaro ya ko to ustedes. Okay? So every si kere aumenta necesita chene un poco increase. No kere tabayo dayo mandaman increase. Kaya pag-aaralan talaga namin. Ha? Kaya ba ya pregunta tu? If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!